Hello po, isang magandang araw sa inyong lahat. Ating namasdan, ating nakita ang mga produktong ito sa mga palengke, sa mga tindahan, at sa mga groceries o saan pa man mayroong kalagak nito. Hindi ba kayo nagtataka? Ito ay nawala sa pamilyan na naging parte ng mga tao sa pamimili, tulad ng suka, fishball, food cart, paresan, at iba pang mga produkto. Alam niyo ba kung sino, kung taga saan ang nasa likod niyan? Ito ang istorya. Sana po ay maging isang kapulutan ng aral upang tayo ay mahikayat na maghanap buhay kahit ano pa man ang hirap upang makapag-produce, makagawa ng produkto. Alam niyo ba, noong 2017, ang may-ari nito ay nagpatayo ng food cart. Ito ay matatagpuan sa poblasyon sa Paumbong, Bulacan. Mayroong Paris at iba pa. Mayroon ding ginawa ang produktong ito, ang kumpanyang ito na tinatawag na Marimar Fishball. At ganun din ang Paumbong Suka, Paumbong Patis, Paumbong Coconut Oil, Paumbong Toyo, at Paumbong Palm Oil ay mga produkto na saglitan lamang na nakita, nabili sa mga pamilihan. Ano kaya ang nangyari sa mga produktong ito? Bakit ito nawala sa merkado? Una po, hinasabi na ang produktong ito ay kinuha ng isang kumpanya. Ngunit ito ay nakapangalan sa kanilang kumpanya. Makatwid ang mga pangalan na ginagamit sa pagtitinda tulad ng mga nabanggit, tulad ng mga iba pang produkto, tulad ng bagoong, chili sauce, garlic, longganisa, fruit juice, ay ginamit ng isang kumpanya na pag-aari din nung isang taong ito. Kaya nga lamang ay hindi ito pa gaanong kilala. Ngunit, ang mga pangalang ginamit ng primero ay nawala. Ang mga pangalang ginamit sa mga produktong ito ay iba. Kaya nga sa pagbabalik muli ng kumpanyang ito, ng produktong ito, ng pangalang nagpabantayog sa Marimar Fishball ay ang Paumbong RC Pines Foods Company na ating makikita muli sa pamilihan sa iba't ibang lugar tulad ng palengke, ng department store, at kahit saan pa man lugar na may mabibilhan ng mga ganitong produkto. Alam nyo ba, bago ito mag-operate, ay inumpisahan ito ng isang tindahan ng paresan na tinatawag na Paresan Food Kiosk na may sangay na tatlo. Ngunit ito ay nawala noong 2017
at pinalitan ng kumpanyang ito ang paumbong RC Finest Foods na ginawang nagagawaan na maggagawa ng suka, toyo, patis, palm oil at coconut oil, ganun din ang garlic chili sauce, ang mango juice, ang buko juice, ang bagoong, ang paumbong hamonado longganisa, ang paumbong garlic longganisa, at iba pang mga produkto na ating mabibili sa muling pagbubukas nito. Ito ay matatagpuan sa labas ng Bulacan na kung saan muli nating makikita, mabibili at matitikman ang mga produktong ginawa ng kumpanyang ito. Ito ay isang pag-aari ng isang Pilipino OFW na nagkaroon ng mga suliranin kaya hindi nagtuloy-tuloy ang operasyon ito. Samantalang habang inihahanda, ipiniprepara ang mga produktong ito ay ating muli makikita, matitikman sa pagdating ng tamang panahon ang mga produktong nabanggit. Kaya hindi biro, hindi ganoong kadali ito upang maibalik muli sa pamilya sa kadahilan ang may-ari ay isa lamang OFW na kailangan ng puhunan upang magtuloy-tuloy ang operasyon nito. Ngunit di pa man huli, ang lahat ng bagay ay kailangan maihinto upang bigyan ng puwang ang isang bagay na kailangan muna ganapin at gawin. Alam niyo ba na ang kumpanyang ito ay halos sumikat, makilala na sa maigsing panahon. Ngunit nang dahil lamang at dahil sa suliranin, ito ay hindi maaaring iwasan sa mga problemang kakaharapin. Sa mga tuwid, ang kumpanyang ito ay nananatili bukas pa rin, gadangan lamang ito ay natutulog. Ang kahulugan na iyon ay dormancy. Ngunit ito ay muling magbubukas, muling mabibili at muling makikita sa lalong madaling panahon sa pangapalengke, department store at sa ampaman na maaari kang makawaksi, makatukso, makabili ng mga produktong ito. Sana po ay nagustuhan natin ang istorya ng tungkol na sa kumpanyang ito. Tandaan natin na ang mga bagay ay may dahilan kaya nawawala at bumabalik ang mga bagay. Huwag po tayo mula ng pag-asa sa inyong mga sarili, ang inyong mga plano, at huwag kayo mula ng mga pag-asa kung kayo ay naharap suliran sa pagpatnubay sa paggawa ng mga produkto na tulad nito. Lakasan lamang natin ating loob upang ating magawa ang ating mga plano sa buhay. Maraming salamat po.